So, problem number 24 na tayo sa particular solution of the repeated roots. So, lagay na natin yung, convert na natin yung differential equation natin to auxiliary equation. No? So, that is the import. Import. Plus 3. Ito lang. Pangit masyado. Import. Plus 3. M cube. Plus 2. M is equivalent of 0. So, dito, gagamit muna tayo ng synthetic division para mapaliit masyado, no? So, gamitan natin ng synthetic division. So, okay naman. So, hindi tayo mag-equate ng 0. Kasi, tingnan nyo yung ano natin. So, meron pala itong squared, no? Sorry. So, tingnan nyo yung ano natin. 4, 3, 2. So, magkakasunod. So, the first order, all linears yan, no? So, that is 1. And 3. And 2. So, what is the possible factor of 2? Di ba? Positive, negative, 1, 2 lang naman yan. So, try natin by negative 2. So, kung natin mag 0, papalitan natin na negative 1. So, dito, bring down the 1. Negative 2 times 1 is negative 2. No? So, positive 3 to negative 2, positive 1. Negative 2 times positive 1, negative 2. So, yan, 0. So, positive 2 to negative 2 is 0. So, ang natira dito is m. Itong m to the 4 yan, magiging m to the cube. No? So, dito, plus m, kung m cube yan, magiging m squared na lang. Yan equal to 0, di ba? So, yan. So, ang gawin natin, madali lang naman natin ano dito, kasi ano na lang natin. Okay, factor out na lang natin yung pinakamaliit na order, which is yung m squared. So, m squared multiplied by m plus 1 is equivalent of 0, no? So, malamang, ang m squared natin is meron itong roots na dalawa, which is 0, kasi equal to 0 siya, di ba? So, pero ang m1 po natin dito is yung negative 2. So, that is m1. Then, m2 is ito, equal to 0. Then, ang m3 natin is equal to 0. Sir, bakit naging 0 naman dalawa? So, bakit naging dalawa yung 0 o yung root mo, sir? Kasi tingnan mo, naka-quantity o naka-cube, eh, naka-squared yan. So, malamang, kapag equal to 0 siya, dalawa yung 0 kasi naka-squared yan. Kung cube ito, tatlo yung 0. Kung 4 naman ito, apat yung 0. So, ang natira ito. So, i-transpose mo lang dito yung sa kabila, yung positive 1 is equivalent of ang magiging m4 mo is equivalent of pag i-transpose mo yung positive 1, magiging negative 1. So, tama nga naman na 4 na roots ang makukuha natin dahil naka 4 orders yan, no? So, 4 yung exponent sa pinakamalaki na order. So, yan. So, the general solution natin dito is y is equivalent of C1, which is yung M1, e to the negative 2x plus C2, e to the 0, no? Plus C3. So, kaya lang nag-repeat. So, lagay tayo ng x, then e to the 0, plus C4, e to the negative x, no? So, simplify po natin, y is equivalent of C1, e to the negative 2x, then dito magiging C2, then dito magiging C3, no? C3x. Then dito magiging C4 e to the x. So, yan. So, yan po yung magiging original solution natin. Original general solution po natin. So, yan. So, check down natin. Wala ba tayong naiwan dito? C2. C2. M1 is ito. M1. 2x. C2 is ito da, ay, ginawa niyang C2 dito. So, sundan na lang natin yung ano natin sa root sa books, no? So, kung tutusin, okay naman yung ganito. Kaya lang, ginawa niya sa books, pinatas niya yung order, which is, ginawa niyang, kumbaga sa linear, pinagsunod-sunod niya yung root. So, ganito. Yung ginawa niya dito sa ano. So, okay lang naman, kahit ganun. Okay lang, kasi same lang naman na makukuha mo. Pero, sa atin kasi, ginagaya, pinaparis lang natin yung sagot natin doon sa books. Kasi, baka yung isang estudyante is, kayo yung ibang estudyante is malilito. So, okay lang kahit ganun. Same lang naman yung makuha mong final answer. So, yung roots lang talaga. Sinusunod lang natin dun sa books. So, ito. Ang ginawa niyang C2, eh C2, C1 pala. Ang ginawa niyang C1, C2 pala, ang C2 niya is ito. Yung negative x. So, that is M2, M3, and M4, no? So, yan, palitan natin. So, negative x. So, plus C2. Plus C3 pala. So, e to the 0 and plus C4, which is nag-repeat, then e to the 0. So, kagaya ng ginawa natin kasi nalilimutan ko ang sa books pala doon sa
7 edition is ang ginagawa niya doon is pinapatas niya yung older wedge, eh yung roots pala, pinaparis niya po, pinapatas niya pa yung older. So sa ibang books naman na reference, hindi niya ginagawa yun. So sundan na lang natin yung books na reference natin. So dito simplify natin, y is equivalent of c1 e to the negative 2x plus c2 e to the negative x. Then dito magiging plus c3 na lang. Then dito magiging c4 x na lang, no? Tama ba? So check daw natin. Negative x, c3, and c4. So tama naman. So plus, from boundary na x is equivalent of 0, then y is equivalent of 0, ito yun. So ito yung general solution natin. Tandaan ang general solution kasi buburayin natin mamaya. So that is the 0 yung y sa plus initial condition natin, c1 e to the negative 2 times 0, di ba? 0 yan. Then plus c2 e to the negative 0 plus c3. So wala naman x ito. So yan, c3. Plus c4 times 0, no? So ito tanggal. Then ito, pati ito, no? So dito magiging equation mo natin, dito na lang, 0 is equivalent to c1. Kasi tignan nyo, e to the power of 0, 0, 1, di ba? 1 times c1, c1 pa rin. Then dito, c2 dito. Tama? C2. Then dito, another c3. C3 dito. Then dito, wala na. Wala nang c4 kasi may c0 yan. Kasi yung x kasi nasa c4. So 0 times c4, 0 na yan. So that is equation 1, no? So ito yung magiging equation 1 natin, no? So yan. Yan po yung magiging equation 1. So from x naman na equal to 0, then y prime is equivalent to 4, no? So y prime, so y prime, y prime is equivalent to 4, no? So that is, yan po yung y prime is equivalent to 4. So 0, ay wait lang, ano yung general solution natin dito? So kasi y prime ang plus boundary, second boundary pala, second particular pala, no? Second initial condition pala, sorry. So naghalo na pala ang deformable bodies sa differential equation. So ito y prime. So kailangan natin kunin yung plus derivative ng general solution. So the derivative of y is y prime. Then ito, negative 2 c1 e to the negative 2x kasi exponential. Di ba? Alam nyo na yun pag exponential. Then dito, negative c2 e to the negative x. Then dito naman, 0 na yan kasi constant. So dito magiging what? Magiging c4, no? So yan. Yan. Check daw natin kung tama. So yes, tama naman. So c2 to c2. So yan. So plus pra, sa initial condition natin ito, isa substitute natin dito. So that is y prime is 4. 4 dito. Then dito negative 2 c1 e to the negative 2 times 0. Kasi 0 yung x dito. So negative c2 e to the 0. So simplify 4. Then dito tanggal. Then natira dito 2 c1. Then dito tanggal naman. Then natira dito is negative c2. So that is equation 2, no? Yan pa yung magiging equation 2 natin. So c2 and c4. So wala bang, ay, nakalimutan natin dito. Meron pala dito, no? So wait lang, c4. Yung c4, that is equation 4. So baga may ano natin, baga may nakalimutan tayo dito. Check down natin. So yan, so nakalimutan natin yung c4. Meron pala c4 dito. Nung derive po tayo dito, meron c4. So that is c4 dito, another, so lagay na lang natin dito c4. So c4, kasi derivative of c4 kasi, may x kasi yan. So pag dinirive mo yan, derivative of x is 1, 1 times c4, so c4 yan. So yan po yung magiging equation 2, no? So proceed tayo sa second derivative, which is equal to negative 0 ba yan? Negative 0, negative 0 daw, bakit negative pa? So yan. So x is equivalent of 0. So kunin natin yung second derivatives. Yung second derivatives po daw yung hinahanap. Yung second derivatives. So may nakalimut it lang, y prime, double y prime, triple prime pala ito, no? Hindi, double y prime. So yan, so kailangan natin i-derive ulit yung nakuha natin na equation 3. So ito, saan na yun? Saan na yun nakuha natin equation 3?
yung y prime. So yan, i-derive ulit natin ito. So that is second derivative. So ito, negative 2x times negative 2 is magiging positive 4c1. Ito na negative 2x, no? Then dito magiging what? Magiging positive c2 na. Ito na negative x. Then dito, the derivative of c4, 0 na yan. Kaya wala na yan. So substitute sa boundary natin. So the negative 0 yung ano natin. So the second boundary natin is y prime is negative 0, no? So substitute natin yung negative 0. So sana ba tayo? Negative 0. Pati ako nawawala. Nakaano kasi ako. Nagturo kasi ako ng ano kanina, yung theory of structure and steel design. Steel design, pati ano yun sa string of materials. So, napupunta ako sa theory. sorry. Nasa differential equation pala tayo, no? So, yan. So, well, second derivative is negative 0, no? So, kahit positive naman yan, wala naman magbabagong siya. So, 4c1 e to the negative 2 times x. Ang x po natin is 0. Then plus C2, ito na negative 0. So, simplify natin, 0. Then dito magiging, wala na, magiging 1. So, 4C1. So, dito, magiging C2. So, that is equation 3, no? So, yan po yung equation 3 natin. So, check down natin yung equation 3. Yung equation 3 daw natin. So, tama ba? So, equation 3 natin. Dito is, Y prime daw is, prime is 0. Eh, hindi pala 0 yan. 6. Sorry. 6. Negative 6. So, sorry. Negative 6 yan. Negative 6 pala ito. Kala ko 0. Tignan ko kasi sa books. Kala ko 0. So, negative 6. Negative 6 yan. Sorry. So, negative 6. So, check doon natin yung tama ba yung equation natin. So, negative 6. So, tama naman. So, yan. Yung equation 3 natin. So, when x naman is equivalent of 0, then triple prime is equivalent to 14. So, kailangan natin kunin yung triple prime. So, burayin na lang natin dito. Edi, wag na lang. Doon lang sa taas. So, kailangan natin ulit i-derive yung nakuha natin na nasa na yun. Dito, yung second derivative. So, the derivative of second derivative is triple prime. No? So, dito, magiging 2 times 4, magiging negative 8. C1, e to the negative 2x. Then, dito, magiging negative naman. Negative C2, e to the negative x. So, from x daw na 0, and triple prime is 14. So, 14 is equivalent of negative 8 times c1 times negative 2 times 0 to negative c2 times negative 0. So, 14. So, dito, magiging 0 na yan. Hindi siya magiging 0. Equivalent of 1 siya, di ba? Kasi, tingnan nyo, e to the power of 0 is 1. 1 times negative 8 is negative 8c1. Right? So, dito, magiging negative c2. So, yan. So, yan po yung magiging equation 5 natin, no? So, napakahaba talaga, nasa equation 5 na tayo. So, i-check down natin yung equation 5 natin kung tama, no? So, tingnan natin. Equation 3. Hindi pala equation 5 kasi equation 4. Kasi equation 3 kanina, so equation 4 yan. So, 4 yan kasi 3 dito. Sorry, nakalimutan ko 3 pala dito. So, yan. So, tingnan natin, check natin. So, tama yung nakuha natin. So, yan. So, from equation 1 to equation 4. So, burayin natin ito. So, tandaan lang yung mga equation na nakukuha natin. So, tandaan, i-post nyo lang. So, yan. So, burayin na natin ito. Pati ito. Yan. So, from equation 1 to equation 4. So, dito. Ito na lang. Lagay natin dito. From equation 1 2, 3, and 4, no? Yan. So, from equation 1, 2, 3, and 4, so, lagay natin dito. So, 0, yung equation 1, equivalent of C1 plus C2 plus C3, no? So, equation 1. Equation 2 naman, 4 to negative C1 to negative C2 to positive C4, no? So, equation 3, negative 6 to positive 4C1 plus C2. So, equation 4 naman, yan, 14. To negative 8C1 to negative C2, no? So, yan. Yan po yung mga equation natin from 1 to 4. So, ang gawin natin, madali lang talaga sa may element. So, unahin natin yung from equation 1. So, unahin natin yung equation 3.
Unahin natin yung equation 3 to equation 4. Kasi makikita natin positive 2, C2 to negative C2. So, pwede naman dito. Si parehas. So, mas maganda yung ito na unahin natin kasi ito po yung pinakamaliit. So, negative 6 ito 4C1 plus C2, no? From equation mo yan. From equation 3 and 4. Yan. So, equation 4, 14. To negative 8C1 to negative C2. So, madali lang ito matanggal kasi madali lang ito ma-eliminate kasi positive C2 to negative C2. So, 0 na yan. So, ito na lang i-combine natin. So, that is ito, negative 6 to positive 14 is equivalent of 8, no? So, ito, 4C1 to negative 8C1 is equivalent of negative 4C1. So, divide mo both side by negative 4. So, that is 2. Tama. So, C1 is equivalent of negative 2, no? So, yan po yung magiging C1 natin. So, ito, i-sub natin from equation 3. So, ilagay natin yung equation 3, 6 to 4C1. Kaya lang, ang C1 po natin is negative 2. So, multiply by negative 2, yung 4. Then, dito, plus C2, no? So, negative 4 times 2 is equivalent of negative 8, no? Plus C2. So, transpose natin yan, positive 8 to negative 6 is equivalent of C2. So, that is the C2 is equivalent of what? 8 minus 2, 7. 2. 2 pala, 2. Equivalent of C2. So, that is, yan pa yung magiging, ano natin? Yan yung magiging C2 natin, value ng C2. So, ito naman, is a substitute natin from equation, equation 4, no? Pwede yung equation 4, kasi meron C1 into C2. From equation, ano kaya maganda? Doon na lang natin sa equation 2. Equation 2 pala ito. Talaga, equation 2. So, yan, equation 2. 4, negative 2, C1. Yung C1 po natin is negative 2. Kaya multiply natin by negative 2. Minus C2. Ang C2 po natin is positive 2. Yan. Plus C4, no? So, yan. 4 is equivalent of negative 2 times negative 2, positive 4. Then, negative 2. Then, plus C4. So, 4 is equivalent of 2 plus C4. So, transpose negative 2 to positive 4. Equivalent of C4. So, that is the C4 is equivalent of positive 2, no? So, yan pa yung C4 natin. So, madali na lang. Balikan natin yung equation 1. So, from equation 1 naman natin. Ang C4 from equation 1. Ano ba yung equation 1? So, ang kulang na lang natin dito is C1, C2, C4. So, C3 na lang. So, doon tayo sa equation 1. So, equation 1 natin, 0 is equivalent of C1. No? Meron tayong value, yung negative 2. C2, meron naman, positive 2. C3, wala. Wala ba ang C3? So, 0 talaga yung ano natin? Yung C3? So, tama, 0. So, 0 na yung C3 natin. So, check down natin, 0 ba yun? So, saan kayo pwede dito na mahanap yung C3? So, wala. C1 talaga, no? So, yan, tama. 0 talaga yun. So, general solution. Tandaan nang nakuha natin na. Nakuha nyo ng ano, mga C1. So, balikan natin yung general solution. So, balikan po natin yung general solution natin. So, general solution. That is general solution. Why? Isulat ko muna yung general solution. Ito po yung general solution natin. Ito na, negative 2x plus C2 e to the negative x plus C3 plus C4 x. Yan po yung general solution natin. So, yan, isa-substitute po natin yung mga kuha natin value, no? So, nakuha natin value. Isa-substitute po natin. So, y is equivalent of C1. Ang C1 po natin is negative 2, right? Negative 2, 2x plus C2. Ang C2 po natin dito is positive 2. So, 2e to the negative x plus C3. Ang C3 po natin dito is 0. So, plus C4. Ang C4 po natin is equivalent of 2. 2x, no? So, yan. So, simplify natin. Factor out na lang natin. So, tanggalin na lang natin 0 kasi 0 naman yan. So, factor out yung 2. Multiply by x plus e to the negative x to negative 2x, no? So, yan. Mas maganda tignan. So, 2 times x, 2x. 2 times e, dito. 2 times dito. Bakit negative? 2 times... Tama. 2 times negative 2, negative e, dito. 2 times e, positive, dito. So, yan. So, yan po yung magiging final answer natin. O, yan po yung particular solution natin sa
problem number 24. So problem 24 na ata ito, no. So yan, medyo mahaba-haba kasi napakarami kasi ng initial condition niya. So medyo mahaba. So meron pa tayong tingnan natin sa box, meron pang natirang tatlong problem sa box. So after ng 3 problems na yun, proceed po tayo sa imaginary route, no?